Mas mahaba yung atin kasi ang dami talagang ano eh, ang daming pwede talaga i-develop, ang daming pwedeng paandarin doon sa mga characters. So, every script na pinapasa namin sa BBC kay Charles, tapos nagko-comment sila, parang usual, tapos ipapadala nila sa amin yung comment sila ulit. Tapos re-revise namin, ganun. So, din-discuss namin yung character, in-explain nila sa amin kung paano sila tumatakbo ka, bawat isa, kung ano yung, meron silang ano eh, meron silang kumbaga ba team yung tingin nila dun sa mga characters. Meron talaga silang role na ginaganap. Actually, marami kaming natutunan sa kanila eh. Hindi sila ang sarap nilang katrabaho, dali nilang kausap, ang bilis nilang makita yung mga intentions natin bilang Pilipino na ito yung gagawin natin doon. So matter of fact, yung itong kanilang series, mas mahaba yung atin kasi ang dami talagang ano eh, ang daming pwede talaga i-develop, ang daming pwedeng paandarin doon sa mga characters. So matter of fact, may isang character sila dyan sa series na meron na siyang version sa London, na may sarili ng series. So ano, may isang character doon. Hindi ko lang maalala kung alin doon. Pero ganun siya kalawak yung kwento nito at ganun siya ka ano, ganda. Nagkaroon na ng sariling ano, buhay yung isang character, nagka-spin-off na, parang ganun. Yes, so nagkaroon na ng series yung sarili. Ayi, you want to add something? Yes po, kasama po dun sa process yung pinapreserve natin yung what is original, what is kung ano yung sa BBC, and at the same time, pinapasok natin what is Pinoy. Yung values natin, yung sensibilities natin. So, nandun, yung balance yun, kasama din yung sa process. Yung being dramatic and painful without being melodramatic. Yun, yung balance na ganun. One other question, Sir Rondel. Did you have to explain sa BBC team na ganito kasi ang mga Pinoy eh, ganito kami sa Yes. In-explain namin sa kanila. Actually, nag-meeting kami. Mahaba kaming meeting. Andun si Direk Connie. In-explain niya rin yung clothing. Actually, lahat. Lahat ng aspect present namin sa kanila. Even yung camera na gagamitin. Ganon. Ganon level yung usapan. Hanggang sa ano ang design ni Direk Connie. Ano, paano namin gagawin tong script. Ano yung babaguhin namin sa character. Ganon. Kasi syempre, kailangan pakita tayo ng bago eh. So, lahat yun present namin at in-approve nila. Hindi kami pwedeng gumalaw na wala nila approval. So, lahat ng mapapanood nyo ay in-approve ng London. Yan. Actually, yun yung gusto kong tanungin. Ano yung reaction nila nung napanood nila yung trailer? Have they seen the first week? Ano nang reaction? Yes. Nagandahan sila. Wow! Yun yung reaction ni Charles na sobrang ganda, even yung design, yung ganun, impressed sila sa... Actually, minention din yung minention mo kanina na yung manggas ni Rachel. Diba? Ang ganda raw na clothing, yung pagkain daw. So, sobrang sarap tingnan, very Filipino, yung execution, yung ganun. So, tuwan-tuwa sila doon sa napanood nila. I think na mention kanina that we have to stay close to the franchise, to the mother show. And nandun talaga yon. I think what they're going to look out for is how we're going to localize the entire series. Kumbaga, sobrang pinag-isipan kung paano siya aangat and why you would want to watch it. For me, kung bakit mo siya papanoorin, iba kasi yung soul eh. Nung serye na ito. You know what I'm saying? Alam mo yung kwento ng Dr. Foster, napanood mo siya, pero iba naman ang hatid ng mga actors natin. Right. Iba yung kaluluwa na binigay nila dun sa mga characters nila. Iba rin yung itsura. Iba rin yung location natin. Iba rin yung mounting, yung kung papaano mo tinayo yung ano, yung serye. So definitely, kahit alam mo na yung storyline yan, meron pa rin excitement. Ako kanina, kahit napanood ko na yung edited, di ba? Sumisigaw pa rin ako. Hindi ko alam. The excitement of seeing something visually come alive from an idea and become
right there on your screen na pinapanood mo. Sobrang, sobrang grateful to see it that way. And I think sila rin, baka matutuwa sila na makita nila yung Pilipinas, yung kultura natin, yung bansa natin in a different way, yung storya natin bilang Pilipino in a different way, kahit na nanggagaling ito sa isang franchise na Dr. Foster. I think yun yung isang bagay na ano nila, aabangan nila. We were given total freedom to experiment the way we want to tell the story of Dr. Foster sa perspective ng Pilipino. That's why Pino yung dalawang Pilipino naman yung director. Yung vision ni Direk Connie from the pilot para sa lahat, yun yung sinundan namin. Kasi iba yung iba tayo magkwentong mga Pilipino eh. Kwentong Pinoy itong kinukwento natin eh. That's why we adapted it sa kultura ng Pilipino. Hindi naman natin pwedeng ikwento yung Dr. Foster original na parang yun din yung nangyari dito sa Pilipinas eh. Kasi magkaiba eh. Magkaiba yung kultura, magkaiba yung pakiramdam, magkaiba yung yung mentality ng mga characters towards certain situations. And also isa sa mga paraan ng pagsushoot namin, yung idea was para kang kapitbahay na nanonood sa kapitbahay mo, parang ganun yung visual. Marites na Marites. Marites tayo dyan. Diba? parang nanonood ka lang sa kapitbahay mo na sa nangyayari dito sa kay Dr. Foster o kay Dr. Jill sa atin, parang ganun.